Yan, ang sikat na sikat na Chongqing Mansion. Actually, super busy street nito. Talagang napakadami. At hindi para ako ng Shibuya Crossing. Ayan na guys! Ayan na pala, nasa harapan ko na! Look, Ichira! Let's go! Ayan guys! Avenue of Stars! Hello guys! I'm back again with another video. And guys, for this video is i-explore natin ang Chin Sha Tree area. And guys, doon kasi malatagpuan yung Avenue of Stars. Doon din malatagpuan yung famous ramen shop na gustong-gusto ko, which is ang Ichiran. And guys, doon din makikita ang Chongqing Mansions na kung saan pupuntahan din natin yun. Pero sa separate vlog yun, at titignan ko din kung ano pa yung mga possible na mapuntahan natin doon sa area na yun para ma-tour ko kayo doon sa Chin Sha Tree area, which is yun yung isa sa mga sikat na popular area dito sa Hong Kong. And ayan guys, naglalakad ako ngayon. Nandito ako sa Central, papunta dun sa MRT station. Guys, super lapit lang dito sa aking hotel yung MRT station. MTR station yung tawag nila dito. Kaya tingin nyo, very matao dito ngayon. And after nito, is pupunta nga tayo sa Chin Sha Tree. Papakita ko sa inyo kung paano magpunta dun from dito sa Central Station. And now, nakalabas na tayo sa mismo exit. Kaya nang gawin naman na natin, hanapin na natin yung mismo Ichiran. If ever na hindi nyo manavigate, gamitin nyo guys ang Google Maps. Ayan na guys! Ayan na pala, nasa harapan ko na! Look, Ichiran! Let's go! Sana walang pila. Wala! Ayan guys. Let's come in. So ganyan guys yung pag-order dito. So cash ang bayad ko. Okay, receipt. Ayan. 166 HKD. Ayan guys. Sa booth tayo ma-assign ngayon. Buti na lang sa booth. Yeah. Privacy. Ayan guys. 183 pala yung total na binayaran ko. And ayan. Ilalagay ko na dito yung order sheet. Kung gusto ko light, medium, strong. Yung mismong seasoning stock. Yung richness niya. Yung garlic. Ganon, yung onion, chashu, kung gusto ko ba meron o wala, something like that. So, yun. Actually, this is my second time dito sa branch na to. Nung unang punta ko dito sa Hong Kong, dito ako talaga nagpunta sa Chin Sha Tree branch kasama ko yung ate ko. So, ito yung picture na yun. And ang nangyayari dito, may sa parang mga table-table, hindi kami sa parang booth na ganito for privacy. So, mas gusto ko kasi ganito, parang feel na feel mo talaga yung pagka-Japanese kapag ka ganito, diba? So, nung first time na punta ko, doon kami. Second time, kasama ko yung mga friends ko, doon kami sa Causeway Bay kasi dalawa yung branch na punta ko na dito. Then, yung pangatlo is ito, dito ulit, but this time, sa booth na. So, ayan yung sinulat ko. So, medium, tapos extra rich yung richness, tapos one clove ng garlic, tapos with green onion, chashu, tapos mild na spicy, then soft yung noodle. So, sa order ko guys, mas nauna pa yung mismong chashu, seaweed, tapos ito. Hindi ko alam kung ano to eh. Parang mushroom to. Kikurage yun, kikurage mushroom. Then, itong egg. Grabe, super yung gutom ko kasi it's already 4:34, hindi pa ako nag-aalmusal guys, take note. I mean, medyo almusal kasi yung kunyain ko kanina sa lounge, pero yun pa lang yung kain ko. Then, nagtubig lang ako kanina sa hotel. Then, after nun, hindi pa ako makain, ito pa lang yung kain ko. So, parang ano na siya, parang brunch with dinner, brunch dinner. So, parang ganun na to. Ayan na guys, dumating na yung order ko. Oh my god, nakakapaglaway. Oh my god! Ayan na guys, dumating na yung order ko. Grabe. This is my full meal for this day. Thank you, Lord. Ayan guys, ngayon tikman na ulit natin ito. Kahit ilang beses naman na natin natikman. Ang sarap guys, talaga kasi nitong ramen na to. Sobrang authentic ng lasa. Ang sarap. Guys, alam niyo, hindi ko ma-explain pero malapit yung lasa niya for me sa broth ng balot. I mean, yung katas ng balot. Pero Hindi ko alam, baka mabasa ko sa part na yun, pero masarap siya eh. Iba talaga yung lasa, hindi lasang mami lang sa atin, hindi lasang sabaw lang. Meron iba talagang linamnam, something like that na very good. Ang sarap. Tapos ito pa yung isa pa sa napapasarap kong chashu nila, kung tawagin natin. Ito kalambot nito, para siyang nalulusaw sa dila. Sarap. Yung super chashu niya para siyang nilaga guys na medyo yung tenderness malalasahan mo sa loob. Yung linamnam medyo madulas siya sa dila na nalulusaw. Ganun. Sarap.
Tapos yung noodles. Dito kasi nirequest ko soft. Ang init. Pero ang lambot. Tapos dito in case na kailangan yung tissue ito. Okay, tissue. Lasa niya guys, hindi maalat. Hindi matamis. Sakto lang. Na yung patas talaga ng mismong laman. Na parang ang tagal-tagal pinakuluan. Ganun. Sarap. Kaya nang init. Guys, may itbog nga pala kasi. May itbog na kasama ko eh. Pwede nga balatan ko. Okay, so tapos na ako kumain dito ngayon sa Ichiran. And ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa Chongqing Mansions kasi meron ako gagawing separate vlog about doon. So abangan nyo na lang sa susunod na video. And after yun sa Chongqing Mansions, pupunta na tayo sa Avenue of Stars. Kasi guys, yun yung isa sa mga sikat na place dito na kung saan gusto mong mag-chill, gusto mong mag-relax, gusto mong makita yung scenery. Yun ang best spot dito sa Hong Kong. Hello guys! So yung next clip is all about Chongqing Mansions and dapat talaga separate video siya pero sinama ko na dito kasi sobrang ikli lang na film ko plus natakot ako kasi may sumusunod sa akin doon. Syempre solo traveler ako so kailangan ko maging alert or what. Natakot ako talaga guys. Pero hindi naman siya talaga totaling delikado. Pero natakot ako kasi sa part na sumusunod sa akin kaya bigla ako nang in-stop. So ito yung na-film ko sa Chongqing Mansions. Hello guys! I'm back again with another video and guys, for this video is i-feature ko itong sikat na accommodation spot. Bakit ko sinabi accommodation spot? Kasi dito kadalasan tumutuloy yung mga Pilipino. And guys, yung mga Pilipino tulad ng mga inn, ng mga hotel, dito yon. Ayan ang sikat na Chongqing Mansions. And guys, mayroon akong mga nakitang TikTok posts about dyan like bad reviews. Yes, bad reviews po to be honest. And mga nakakita pa na culture shock daw sila nung pumasok sila dyan. At ngayon, papatunayan ko yun sa inyo kung ano nga bang nakaka-culture shock. I-video ko kung ano yung meron sa loob. And sabi nila natatakot daw sila about this. Ngayon, hindi ko alam kung ano pa yung tinutukoy nila kung bakit sila natatakot sa lugar ba, sa mga paligid ba, sa service ba, sa mismong building, or kung ano-ano pa mang mga reason. Pero ngayon, puntahan natin yun para mapatunayan ko sa inyo at makita natin firsthand kung ano nga ba. Ayan guys, pumunta tayo ngayon dito sa Chongqing Mansions! Napakataas niya guys. Actually, hindi ko ina-expect na ganyan siya kaganda kasi parang akala ko bulok-bulok na eh. Kasi yun yung mga binivisualize o sinasabi ng mga tao pero hindi naman pala. So let's go, come inside! Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video! So dito sa baba ng Chongqing Mansions guys, makikita nyo, napakadami dito mga money exchange na mga makikita nyo, mga foreign exchange. Ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo na naputol ko yung video. Kaya ngayon, magsimula na tayong i-explore naman ang Avenue of Stars. Ngayon guys, punta na lang muna tayo sa Avenue of Stars. So from dito sa King Shark Tree Station, yung exit na pupunta natin sa Exit J, doon malapit yung Avenue of Stars. Ayan guys, so Exit J tayo. So dito sa Exit J, ayan, dito papunta yung Avenue of Stars, Hong Kong Museum of Art, Legoland Discovery Center, Hong Kong. And ayan, tayo mga pwede nyo mapuntahan dito. Pero tayo, ito lang pupuntahan natin kasi wala tayong ticket sa mga ibang attractions dyan. So yun, let's go! So guys, sundin nyo lang yung sign. So andito ako, pumasok ako sa K1 na Chuchu Mall. Uy, sige yung off-white to. Wow. How I wish. Tignan nyo naman kung gaano ka shortcut if ever na doon yung dadaan. Ta-da! Ito na, of course.
Let's go! Ayan guys, yung Avenue of Stars! Actually, parang siya sa ating Manila Bay na tinawag na Avenue of Stars. And actually, ang alam ko meron dito in-immortalized na mga sculptures ng mga ano eh, ng mga artists. Pero I think hindi na natin pupuntahan yun. Ang mahal na guys, napuntahan natin itong mismong area na to. Ayan, tignan nyo. Kitang-kita yung tubig ko. Let's go! Ito guys, oh, tignan nyo. Yung mga kamay-kamay, like yung mga prints ng kanilang hand. Kung sino-sino artist nandito. Ayan, dito nakalagay director. Ito, sino naman to? Actress. Michelle Yeoh. Oh! Si Michelle Yeoh! Kanila po to. Ayan, kaya siya tinawag na Avenue of Stars dahil sa mga prints ng muka, tapos yung mga prints ng kamay. Diba? Ito, Maggie Chung. Hindi naman nilalagay sa iba eh. Oh, guys. Ang refreshing, like, mahangin talaga dito. Actually, ang dami tao dito. Ever na gusto nyo na peaceful place, yung walang tao, hindi yung option na yan. But, this is a perfect option para makita nyo yung sino yung nakabilang part ng Hong Kong. Actually, hindi ko alam kung part ng Hong Kong. But, good, makikita nyo. I don't know kung ano yun. No, sa area na yun, nandun yung Paris Mill, yung malapit sa IFC Mall. Ayan guys, so if ever na nauuhaw kayo, pwede kayo dito bumili ng mga drinks. Ayan, meron dito mga cold drinks. Ayan, meron dito mga nasty. Ayan, mga water, mga tea. Mga Fanta, Sprite. Ayan. And actually, ang price yung mga $12 to $16 naglalaro. Ayan, so pumasok na ako ulit dito sa mall kasi napaka-init dun sa labas. And dito, meron ako nakita dito. Isa sa mga gusto kong brand kasi guys, yung mga pabango na gusto ko is konti-konti binibili ko na. Pero itong pabango na to, hindi ko siya mabili kasi hindi ko alam yung amoy. Alam niyo yung lilabo sa Tower 33? Yun, actually medyo curious ako. Ang dami kasi may gusto nun. So, gusto ko malamit kung mabango ba siya talaga. Ayan guys. Ang dami dito oh. Ayan. Lilabo sa Santal 33. First time ko siya kaamoyin. And tignan natin kung ano nga ba amoy. Ay, ano siya? Oo nga, woody nga talaga yung amoy. Woody na hindi ko ma-explain na. Parang panlalaki yung pabango. For me, panlalaki yung pabango niya. Kasi meron ko nakikita na mga may pabango ganito na babae din. Si Bea Alonso, si Alden Richard. Ito yung pabango nila. Bango! Natanong ko kung magkana ito. Gusto ko babango. 2550 HKD for 100ml. Soon. Bibili natin ito soon. Pero for now, mag-taste na muna tayo sa Blue de Chanel. Tapos gusto kong babango na Clinique Happy. Tapos sa isang babango na... Ano ba isang babango? Yung Bulgari Exchange. Yun kasi guys yung mga kadalasan ginagamit ko ngayon. Then, sooner, bibili na natin yan. Ayan, ngayon naman, puntahan naman natin yung kabilang area, yung kabilang side, which is yung Peninsula Hotel dito. Kasi guys, napakaganda ng building na yon. And gusto kong puntahan yan kasi naalala ko nung unang punta ko dito, nagpicture ako doon, kaya lang hindi ko na mahanap yung picture. So, ano, kapag ka dito kayo sa station na to, is sa J5 kayo mag-exit para makapunta kayo sa the Peninsula Hong Kong. Ayan guys, look, andito na tayo! And ito guys, yung ano nila eh, yung Hong Kong Space Museum. So, di ba? Ang ganda, para siyang planetarium. And ito na, yung peninsula! Daming tao. And look, ang dami din nagpipicture dito sa the peninsula. Hindi ko sure kung magkano dito, pero guys, ilalagay ko dyan sa iba ba? Kung magkano usually, kapag ka mag-check-in kayo dyan sa the peninsula. And for sure, mahal dyan. Itsura pa lang, super mahal. Tapos yung location, sa Tsim Sha Tsui, tapos ganito ka prime. Tapos yung mga katabi, may mga mall na mga luxury brands. And guys, ang ganda. Actually, ito yung mga parang napapanood natin sa movie ng mga mamahalin talagang hotel. Cool. So, yan yung Chongqing Mansion. So, dito sa area na to, papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Tignan nyo. Andun yung area ng Jollibee. Papakita ko sa inyo dito sa side. Let's go. Ayan. Okay, lakad muna tayo ng onte. Ayun, ayun guys, yung Jollibee. Pakikita nyo ba? Ayun. Tara nga, puntahan nga natin. Pakikita ko sa inyo kung ang itsura. At ngayon guys, ito yung itsura ng harap ng Chongqing Mansions. At area pa din to ng Tsim Sha Tsui.
And may nakakita akong Jollibee. So, first time ko makikita kung ano yung tinda dito sa Jollibee sa Hong Kong. At gusto ko din talagang malaman kasi mga napupunta ko lang dito, mga KFC, mga McDo, pero Jollibee hindi pa. So, ayan, may Jollibee, home of famous Chicken Joy. Let's go! Ah, sa baba siya, guys. Tignan natin. If ever kami ice cream bibilete. Ayan, guys, yung mga tinda nila dito. Ayan, makikita nyo. May mga chicken tenders, yum burger, chicken joy bucket. O, yung kakaiba to, bo. Creamy, ano? Creamy, ano yun? Creamy corn chicken pasta? Order niya tayo ng takeout, man. 29, parang mura ba siya or mahal? Pero let's check. Tignan natin. So, yun lang yung in-order ko. Ayan. Thank you, ate. Nakakatuwa naman, guys, kasi guys, yung mga staff dito, Filipino. And, yun lang yung in-order ko talaga. Kasi yun lang yung wala sa atin. Na curious ako. Feeling ko kasi parang lahat siyang may gravy na may manok. Tapos parang ang weird kasi sa pasta siya. So, tikman natin. Sasabihin ko sa inyo kung nila sa mamaya. To take out ko para sa hotel ko na nakakainin. Ayan, guys. So, bumalik ako dito ngayon sa Chongqing Mansions. Tapos ipapasok ko kayo ng konti dun sa loob. Para makita natin kung ano ba yung nasa ilalim. Kung ano ba yung nasa ibaba niya. Actually, super busy street nito. Talagang napakadami. At hindi para ako nasa Shibuya Crossing. Ayan. Chongqing Mansions. Ayan. Dito sa ibaba, meron mga money exchange. Kung makikita nyo, napakadami mga money exchange, guys. If ever na gusto nyo magpapalit, tapos mayroon dyan parang shop na mga tubig. Si Churya. Actually, hindi ko alam kung paano papunta dun sa mga hotel dito. I mean, dun sa mga nasa online. Ayan, mayroon dyan mga fruits. Ganun. Ayan. Mga bilihan lang, guys, ito ng mga parts ng cellphone. Parang mga nasa Green Hills sa atin. Ganun. Ganun dito sa area na to. Hindi naman pala nakakatakot ulit yung mga nababasa ko online. Tapos yung mga napapanood ko TikTok videos. Okay naman pala. Okay, bago matapos ang video na to, is gusto ko muna i-share sa inyo yung lasa rin yung nabili ko na pasta. Actually, guys, yung ganyan nakalagay na Jollibee spaghetti. Like yung packaging niya, parang packaging lang din sa atin sa Pilipinas. And, ayun, tigang din. Kakaiba itsura niya. Parang siyang carbonara na maputla yung itsura na parang, kung aaminin nyo, parang carbonara yung amoy niya na ma-corn. Corn yung dominanting amoy niya na may halong carbonara. So, ganun, guys. And, tigang nyo, oh. Medyo madami yung serving niya. And doon sa ilalim mo, mayroong sauce na parang medyo liquid din na. Diba dapat parang malakot or something. Pero doon sa baba, parang nakikita mo na yung tubig o yung liquid ng sauce is talagang umaandar. I mean, yung parang gumugulong, ganun. Hindi thick yung consistency. So, okay. Let's taste it. Haluin muna natin para masarap. And grabe yung tigay nyo, napakadaming serving. And grabe, ang bigat. Nabigat siya, guys. Diba sa akin kasi parang kukuunti na lang yung serving ng pagkain, ganun. Pero ito ano naman to kasi, $24 siya. So, yung conversion ng 24 times 7. So, yun yung halaga nito. So, tikman na natin. Ayan! Hindi ko ma-explain yung lasa niya. Like, kakaiba, guys, yung lasa. Hindi siya lasa carbonara. Lasa siyang mais lang. Yun lang yung nalalasahan ko. Wala akong nalalasahan iba. Creamy siya na mais. Parang ganun lang yung nalalasahan ko. Wala akong nalalasahan chicken. Unless, kakain yung chicken na sahog dito. Ano siya? Parang hindi ko siya type, to be honest. I mean, okay siya, pero hindi ko siya type na type. Siguro kung i-rate ko to, 5 over 10. Like, ang taas kasi na expectation ko, parang in-expect ko, creamy lasa, which is creamy naman talaga, kaya lang, parang creamy mais, ganun, creamy mais yung lasa niya. Ganun niya. So, yung ingredients niya dito, yung sauce na creamy, chicken, tapos, mais, tapos cheese. Yun yung mga nakahalo. Ganun nga, guys, hindi nagbabago. So yun, okay naman siya, pero hindi ko siya type. So 5 over 10 sa akin.
Kaya fine, kasi ano naman, na serve naman yung price kasi, you know, medyo pricey siya. Tapos, nasa Hong Kong pa, tapos madami naman yung serving. Okay na rin.